na po ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain, ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggap
sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Heso Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran kaayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Sinasabi na makapangyarihang Panginoon, ako'y isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. At ngayon, mga saserdote, narito ang utos ko sa inyo. Parangalanin niyo ang aking pangalan sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Sabi na makapangyarihang Panginoon, pag hindi ninyo pinakinggan ang sinasabi ko, kayo'y aking susumpain. Subalit lumihis kayo sa daang matuwid, kayong mga saserdote. Dahil sa inyong turo, marami ang nabulid sa kasamaan. Sumira kayo sa ating tipan, sabi na makapangyarihang Panginoon. Kaya hahayaan kong kamuhian kayo ng mga Israelita sapagkat hindi ninyo sinusunod ang aking bilin at hindi pantay-pantay ang inyong pagtuturo. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit sumisira tayo sa pangako sa isa't isa at bakit winawalang kabuluhan natin ang kasunduan ng Diyos at ng ating mga magulang? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw o Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonika. Mga kapatid, naging maligiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangal sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati na aming buhay ay iahandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kaming maging pasanin ninuman, samantalang ipinahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap niyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Anupat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Tayo'y may iisang ama. Guro natin iisa, si Kristo na anak niya. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila naisasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit ng salaylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga piging at mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sa pag-iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tatawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang inyong amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas.
Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Anong problema ni Jesus sa mga iskriba at pariseo? Naisip niyo ba bakit? Bakit laging pinabubulohanan ni Jesus ang mga iskriba at pariseo? Kasi bilang mga eksperto sa turo ng Diyos, sila yung mas nakakaalam ng kasulatan. Sana yung alam dumudugtong sa buhay. Sana ang salita ng Diyos hindi lang narito, kundi narito sa buong pagkatao. At yun ang problema ni Jesus sa mga pariseo at iskriba. Sila na tinaguri ang mga dalubhasa sa kautusan ni Moises. Sila pa ang hindi nagsasabuhay nito. Aminin natin, tayo lahat, ito din naman yung struggle natin eh. Alam natin ang turo ng Diyos, pero minsan hindi natin na ito gagawa o nasusunod. Halimbawa, sabi sa'yo ng doktor mo, bawal sa'yo ang matatabang pagkain, mataas kolesterol mo, may maintenance ka na, ina-high blood ka na. Tapos, alam mong bawal, nasa birthday ka. Diba? Pag may birthday, alam mo na, may lechon. Nagme-maintenance ka na, sasabihin sa'yo, bawal sa'yo ang mga high fatty foods. Pero sasabihin mo, balat lang, kurot lang. Pero yung kurot mo, kurot ng higante. Alam mong bawal, pero nagagawa mo. Medya ka, medya betis. Alam mo, sinabihan ng doktor sa'yo, bawal ang matatamis na pagkain. Pagkatapos ng lechon, bumanat ka ng ice cream. Good luck, see you sa ER. Ano? At ito yung nais sabihin ni Jesus. Sana yung alam magdugtong sa buhay. Sana yung alam natin ay nakikita sa ating pagtrato sa bawat isa. Ang mabuting balita at ang mga turo ni Moises, sana nagdadala sa pagpapakumbaba. Kasi ang tahak ng isang Kristiyano ay hindi pagiging mataas, hindi pagiging dakila, hindi pagiging sikat, kundi handang maging bula. Maging bula. Nariyan, biglang mawawala. At ang buhay Kristiyano ay ganoon. Ilang beses inuulit-ulit sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung gusto mo maging dakila sa kaharian ng Diyos, maging lingkod ka ng lahat. Sa ating ebanghelyo ngayon, ang nagpapakataas, ibababa. At ang nagpapakababa, ay itataas. Kung babalikan natin ang kwento, no, ang nanay ni Juan at ni Santiago ay nakiusap kay Jesus na ang kanyang mga anak ay isang maupo sa kanan, isang maupo sa kaliwa. Ano sinabi ni Jesus? Hindi dapat ganyan sa inyo. Kung gusto mo maging dakila, ikaw ang maglingkod sa lahat. Kaya bilang isang Kristiyano, bilang isang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, hindi pagiging sikat o tanyag ang hanap natin. Hindi pagiging kilala. Minsan, aminin natin yung mga logo na suot natin. Oh, may logo ka dito, feeling mo mayaman ka. Pag meron kang buhaya dito, walang nagsasabi, dyan mo lang sa DB Mart o sa Easy Tan binili. Pero feeling mo, mayaman ako.
Meron kang designer bag. Gucci. Feeling mo mayaman ka. Pero yung ay sa dulo, dalawa. Ang spelling pa. Minsan, yung hawak natin, akala natin magiging magbibigay dangal sa atin. Magiging mataas tayo. Kaya kahit sa ating pakikitungo sa kapwa natin, feeling natin mas mataas tayo. 'Di ba yung mga linyang kilala mo ba kung sino ako? Kala mo kung sino siya? Kahit sa pakikipag-ugnayan, ang tao nagmamataas, ano nangyayari? Pag may mali, tinuturo niya sa kapwa niya, siya kasi. Mahilig magsisi, pero hindi kayang akuin. Bakit ayaw akuin? Kasi ayaw niyang magmukha siyang mali. Kasi concerned siya sa kanyang image na magaling, mabait, hindi nagkakamali. Pero magandang paalala sa atin ang Ebanghelyo. Christian life is not about how others think about you. But Christian life is how God looks at your life. Anong tingin ng Diyos sa buhay mo? At alam ng Diyos ang laman ng puso natin. Alam ng Diyos ano ang nasa puso natin. Alam niya kung ano ang totoo. Alam niya kung peke. Because God pierces through our hearts. Kaya magandang paanyaya sa atin bilang Kristiyano na lumago tayo sa pagsunod na utos ng Diyos at ang pagsunod sa utos ng Diyos ang magdadala sa atin sa pagpapakumbaba. Sana wala nang lugar ang pagmamataas o pride sa atin. Pero kaya nating akuin kung may mga mali. We can take responsibility for mistakes that we have done. Hindi magturo, hindi magsisi, kundi umako. Maganda sa isa sa mga sulat po ni Pope Francis, sinasabi niya, ang daan ng isang Kristiyano ay tungo sa pag-akusa sa sarili. Self-accusation. Dahil alam nating may mga pagkakamali tayo, may mga kahinaan tayo, at kaya nating dagukan ang ating dibdib, sabihin ako'y mahina, ako'y may kasalanan. Pero sa kabila noon, kaya din nating sabihin, oo, ako'y mahina, ako'y makasalanan, kaya kailangan ko ang grasya ng Diyos. Kasi sa taong puno ng sarili, tingin mo ba papasok ang grasya ng Diyos sa kanya? Pero kung ubusin natin ang ating sarili, to empty ourselves, dun papasok ang grasya ng Diyos. Sapagkat sa taong may pagpapakumbaba, umaapaw ang biyaya. Dahil hindi kanya at sarili ang laman ng kanyang baso, kundi ang grasya ng Diyos ang dumadaloy sa buhay niya. Kaya magandang paalala at imbitasyon sa atin bilang Kristiyano na tumugon sa paanyaya ng Diyos, paanyaya ng pagpapakababa, paanyaya ng pagsasabuhay ng kanyang salita, paanyaya na maging lingkod ng lahat. Hindi posisyon, hindi pagiging dakila o sikat ang hanap, kung hindi handang maging wala para sa paglilingkod ng lahat. Amen. Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo,
Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo sa Ama at ipanalangin natin na linisin ang ating mga saloobin upang magpaglingkuran natin ang ating kapwa ayon sa kalooban at turo ni Jesus. Sa bawat panalangin, sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, maging taus-puso nawa ang paglilingkod nila sa sambayanan at huwag nawa silang masilaw sa karangyaan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating pamahalaan, naway patnubayan sila upang buong katapatan at katarungan nilang pamunuan at paglingkuran ang ating bayan at taklikuran ang mga pakitang taong gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga alagad ng batas, mga abogado at hukom, ibatay nawa nila ang hustisya sa habag at pagmamalasakit ng Diyos upang mabigyan ng tunay na katarungan ang mga biktima ng karahasan at iba pang mga krimen. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kriminal, mga magnanakaw, terorista at mga itinakwil ng lipunan, hipuin nawa sila ng Espiritu ng Diyos upang makaramdam sila ng habag at tunguhin ang landas ng pagsisisi at pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga kaibigan at kamag-anak na yumao, pati na rin ang mga namatay at pinatay, dulot ng gera ng Israel at Hamas, naway tumanggap sila ng walang hanggang kaligayahan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, ikaw ang huwara ng aming pagmamahal at paglilingkod. Tulungan mo kaming maging tagapagpaghatid ng iyong kagandahang loob sa aming mga kapatid na walang hinihintay na kapalit. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Katawa at dugo ng iyo.
tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinaliktan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ang magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Bagamat kapisan
natin ang sarili buong layang magdusaya ring sakit anong tamis o kay gaan pagkat ito'y landas tungo sa iyong kaharian. O Jesus kong minamahal, pagkain ka't inumin ng napapagal, pagdurusa man ang iyong kalis, kapanatilihan may publik. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon, kapag Lunes hanggang Huwebes, Sabado at Linggo. Kapag Biyernes naman po, meron po tayong mga booth sa BPI entrance at Cardinal Sin Building mula 5 a.m. hanggang 8 a.m. sa Finance Office mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Salamat po. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope para sa mga nagnanais. Maari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Panawagan para sa ordinasyon. Si Reverend Jesus M. Madrid Jr. na anak ni na Ginoong Jesus O. Madrid Sr. at Ginang Elizabeth M. Madrid ay nakatira sa 127 Labo Street, Barangay Paangbundok, Quezon City, na naglingkod sa ating dambana mula noong July 21, 2023 hanggang sa kasalukuyan bilang isang diakono, ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkapari sa darating na December 2, 2023, Sabado, sa Basilica Menor ng Immaculada Concepcion, Manila Metropolitan Cathedral, Cabildo, Corner Biaterio Streets, Intramuros, Manila. Si Seminarista Eduardo Jason San Diego, na anak ni na Ginoong Eduardo San Diego at Ginang Maura San Diego, ay nakatira sa 146 Paco Obando, Bulacan, na naglingkod sa ating dambana noong December 8, 2022 hanggang sa kasalukuyan bilang seminarista, ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkadiakono sa darating na November 25, 2023 sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, 910 Plaza Miranda, Quiapo, Manila. Ang sinumang may nalalaman na maaring maging hadlang sa kanilang ordinasyon ay may tungkuling ipaalam sa ating cura paroko, Reverend Father Rufino Sescon Jr. Maaaring makipag-ugnayan sa Rector's Office na may numero bilang 8733-4945, Local 100. Patuloy po nating ipagdasal sila Reverend Jess at Brother EJ. Salamat po.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang ang aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, patuloy po nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mahal na poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng buong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Salamat, Hesus Nazareno, sinasamba. Jesus, Nazareno.